Ayan, ang tatalakayin po natin dito ay medyo nakakalungkot na balita. At pero bago po yan, ay gusto ko lamang pong babatiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, at kagaya po ng sinabi ko na medyo malungkot po itong balitang ihahatid ko sa inyo. Dahil ayon po dito kay Maharlika ay anumang oras mula ngayon ay maaring haharap na sa ating Panginoon itong si Remulla. At tingnan natin kung sa Panginoon nga ba siya haharap. So kahit na ganun pa man ay siyempre ako po na nagbabalita ay malungkot po ako. Dahil doon po sa mga nakasubaybay, doon sa mga videos ko, kagaya na lamang po yung mga sobreng mga pinadala natin, ay mukhang nagkaroon naman po ng resulta at yan po ay maaaring magkasunod-sunod na. So, hindi ko na po i-discuss yan. At basta po, ang if ever na anuman po ang mangyari ay pinapahatid ko rin po ang aking pakikiramay kung sakasakali man po. Pero kabaliktara naman po siguro, maaari lang naman na kung gaano ako nalulungkot ay baka maaari namang ganun namang kasaya si General Bantag at parang napipicture ko na na pasipol-sipol na lang siya ngayon. Anyway, at kalimutan na po muna natin yan, isang tabi na po natin yan. Basta wala na po akong babanggitin pa. Pero sabi ko nga doon sa mga nakakasubaybay ng aking programa at sinabi ko naman po na wala akong sinabi rito na hindi magkatotoo. Yan lamang po. At so unti-unti nyo na po yan makikita. Yung mga sinasabi ko ay makikita nyo na po yan. Darating po ang araw at hindi na magtatagal ay mapapatunayan nyo na po yung mga sinasabi ko ay bawang katotohanan lamang. At gaya po ng sinabi ko, hindi ko na po kailangan mag-play pa rito yung video ni Maharlika dahil siya po actually ay nakakuha ng information na kung saan po ay tatlo or isang buwan na yatang nakaratay dyan sa St. Luke's itong si Remulla. Anyway, ang main topic po natin ngayon ay tungkol po doon sa chacha na kung saan po ay dyan sa kamera ay may naghain po ng resolusyon ng pagbabago ng saligang batas na kung saan ay babaguhin yung economic provision at itong term limit ng mga presidente, vice president, mga senador at mga kongresista. Ngayon, okay na po yun. At alam naman po natin na lahat naman po dyan sa kongreso ay wala naman silang gagawin talaga dyan. Puro kapakanan nila lahat yung gagawin dyan. Kaya lang man po, ang nakakalungkot din, ay dyan po sa Senado ay naghain na rin po itong si Robin Padilla ng kaparehong resolusyon dyan sa kongreso na kung saan ay economic provision at yung term limit ng mga manunungkulan pa. Ngayon, hindi po ba't nakakapagtaka? Talagang ang parang mukhang ang lakas ng kamandag nitong si Romualdez nito dahil ito pong si Robin Padilla, kung inyo pong nasubaybayan po yan, against na against po yan, dyan sa mga ganyang mga pagpapalit ng provision ng ating kasalukuyang batas na pinapairal. Ngayon po, doon po sa mga yan pong provision na yan pong resolution na hinayin niya kasama na po dyan yung papayagan. Kasali po ito doon sa economic provision na papayagan ang mga foreigner na bumili ng sarili lang lupa dito sa bansa natin. Grabe. Ay
Kung ito nga ngayon na wala pa yung batas na yan at pinagbabawal pa natin, hindi ba't halos lahat na ay pag-aari na ng mga incheck itong mga lupa natin dito? Ha? Di po ba? Yan na lang po sa parteng Bulacan, halos incheck na po lahat ng may-ari dyan. So tapos ngayon, ia-amin pa natin yung batas na yan na magpapayagan silang bumili ng kasarili ng lupa dito. So ano pong mangyayari? Di itong mga Pilipino, baka magrerenta na lang dito sa mga foreigner na ito, magrerenta tayo dyan sa mga foreigner na ito. Ito po yung talagang grabe itong batas na ito kung halimbawa papayagan ng Senado ito. Dahil kung ngayon pa lang ay gumagapang na sa kahirapan na itong ating mga mahihirap na kababayan, how much more kung marami ng mga foreigner o halos lahat ng foreigner ang makakabili na ng lupa dito sa atin. Ay baka tadyak-tadyakan na lang nila itong mga kababayan nating mahihirap. Mahihirap na nga, aapihin nyo pa. Eh ngayon pa lang, inaapi nyo na eh. Itong mga mahihirap nating kababayan ngayon pa lang, ayun na ang pumapatay eh. Tapos ngayon susundan nyo pa nitong resolution na ganito. Oh. Pangalawa, dadagdagan pa ang mga senador. Ngayon, sa kasalukuyan ay 12 senador, ay 24 na senador yan. Gagawin daw na 30 or 30 na senador. Futsa, anong klaseng utak meron ka, Robin Padilla? Ha? Kung ngayon nga lang eh, 24 lang na senador eh. Ha? Kaliwat kanan na ang nakawan, edi ibig sabihin dadagdagan pa natin yung mga senador na mangungulimbat din sa bayan natin? Bullshit ka. Ganon din itong mga congressman nito, dadagdagan daw ang bilang ng mga congressman, gagawin daw na tigalawa bawat distrito, animal ka, bullshit kang tanga ka, gunggong ka. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ah, bubuto kayo nang hindi man lang nakapag-aral. Ah, basta magaling tumambling, magaling makipagbarilan sa pelikula, ibuto nyo na. Ito na yung resulta. Dito sa panukalang batas na ito, nababaguhin na ito. Itong mga mahihirap nating kababayan na naman ang lulugmok na naman, hindi lang lulugmok, hindi lang nakadapa na nga sila eh. Tapos tatapakan nyo pa yung ulo habang gumagapang sila sa kahirapan. Yan ang magiging resulta dito sa ipinapanukala nitong isang tarantadong Robin Padilla na ito na tanga. Nakakapanggigil ang mga kabubuhan itong mga animal na ito. Tingnan nyo. Tama pa ba yan? Nadagagawin na tigalawang congressman bawat distrito? Ay ito nga, halos lahat na ng mga kawatan na kongresista. Dodoblihin nyo pa ang magiging kawatan dito sa atin? Buha ka ng inyong... Ay, ako Diyos mo. Hindi pa kayo nakatanggap na sobre itong mga animal na ito? Grabe. Yan ang magiging resulta dyan. Kung papayagan natin na makabili ng lupa ang mga foreigner na yan, ay wala namang pira. Marami sa mga Pilipino ang walang pira. Hindi kaya maka-afford ang bumili ng sarili nilang mga lupa. Oh. Ay karamihan na nga dito sa atin, mga inchik na eh. Tapos, ia-amend pa natin yung batas na yan. Di para nyo nang pinatay itong ating mga kababayan. Wala na kayong matinong ginawa, mga bullshit kayo, mga bubo kayo. Wala nang matino kayo. Wala na. Kaya siguro itong mga kababayan ko, ha? Nako. Malapit-lapit na akong manawagan dito. Malapit-lapit ko nang ipunin itong mga mahihirap kong kababayan at sugurin na kayo dyan, palayasin, bibit-bitin na kayo palabas ng inyong mga opisina, mga buwakan ng inyo. Malapit-lapit na.
malapit-lapit na ako mapikon na pangputang mga kan kayo, mga bobo kayo. Yan ang problema. Yan ang sinasabi ko na. Ha? Maging sikat lang, ibubuto ninyo, ibubuto na ninyo. Yan ang mapapala din ninyo. Tingnan nyo ang mangyayari. Mas matindi ito. Kung ngayon na mga congressman lang, ha? Halos lahat na yan mga kawatan eh. Dadagdagan mo pa ng doble pa? Anong nangyari sa bansa natin? Ito pa. Tingnan nyo ito si Romualdez. Palibasa wala nang bakante dyan sa Dasmariñas Village o Forbes Park. Bumili ng tatlong bahay dyan sa Bali Verde. Alam niyo po ba yung Bali Verde na yan? Isa rin po yan na sikat na subdivision dyan po sa Pasig. At kaya ko po alam yan na isa rin po sa napakamahal na subdivision dyan. Ay kahit papaano po, hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, mayroon din po akong bahay dyan sa Swallow Drive, dyan sa Bali Verde. Kaya ko po alam na napakamahal po ng lote dyan sa Bali Verde na yan. So, grabe, tatlong bahay pa ang binili ng Buwakan ng Inanto. Grabe. Bastos talaga itong mga animal na ito. Nabubuhay na lang siga, nabubuhay na lang talaga sila sa pagiging kawatan ng mga animal na ito. Magkanda matay na lang kayo mga buwakan ng ina nyo. At matulad na kayo rito kay Kwan. Kaya ano to? Remulya na bilang na ang oras niya. Diba? Grabe kayo. Tatlong bahay ang binili ni Martin na Romualdez niya sa Bali Verde. Dinaig pa ako ng Buwakan ng Inanto. At samantalang iisa lang yung bahay ko dyan sa Swallow Drive. Ito tatlo nga itong animal na ito. Oh, mansyon, tatlong mansyon ang binili nitong ako na ito. Kawatan na ito. See? Pangregalo daw niya sa asawa niya. Tingnan nyo. Kung hindi pa makapangawat, kung hindi pa makapagnakaw to, hindi pa makapagregalo sa asawa niya. Tingnan nyo. Pansinin nyo. Tapos ngayon, ang isinusulong na para baguhin ang provision ng konstitusyon natin ay yung palawigin ang termino nila. Tapos, mas pagagandahin pa nila kung dati mayroong auditing ang mga ginagastos sila, ngayon sinasabing certificate na lang ay pagka inaipasa itong pinapanukala nila, wala na. Unlimited kawat na ang gagawin nila. Wala nang lista-lista. Basta ang gawin na lang ng mga congressman na akin na yung 10 bilyon. Akin na yung 5 bilyon. Bibili ako ng lason. Ganyan na lang, wala na. Yan ang mangyayari dyan. Tapos itong sinundan, itong si gumawa din ng resolution, itong si Ruben Padilla na tanga. Nakakahalata na ako. Mga kababayan, pansinin nyo na yan. Hindi naman kaya talagang nag-collaborate na itong dalawang ito. Baka naman ilang billion kaya ang in-offer ni Romualdez dito sa gunggong na itong senador na ito. Ha? Ako, hindi ako umiimik nung nanalo ka number one. Okay lang yon. Pero kung ganito na makakasira ka na sa bayan, buwa ka ng ina mo,
dudurugin ko rin yung ulo mo. Di ko alam kung kwan nito. Na, parehong pareho. Yung resolution na hinain nila dyan sa Kongreso. At dito ngayon, itong si Robin Padilla, ganun din. Walang pagkakaiba. Kung ano yung sa Kongreso, yan din ang ginawa niyang resolution dyan sa Senado. Ayawan ko lang kung papatusin ka. Pag pinatos ito ng mga senador, ay wala na tayong pag-asa. Pag ito ay pinatos at dinineg itong resolution ni Robin Padilla na pagpapayagan yung mga foreigner na bumili ng lupa dito sa atin at yung gagawing 30 yung senador at gagawing doble yung mga congressman na yan sa bawat distrito, ay putang na nyo. Mga kababayan, abangan nyo na po itong aking yung mga darating, yung mga susunod pang kwan ko, dahil ako na po ang magsasabi rito na kailangan na nating sugurin yan. Kailangan na nating tadyakan yan isa-isa palabas ng kanilang mga opisina. Maniwala kayo sa akin. Ha? Grabe ito. Hindi po nakakalason ito. Nakamamatay na. Hindi na po kayo malalason sa pinapanukalang batas na ito. Hindi na po kayo malalason dito. Mamamatay na kayong diretso. Tandaan ninyo yan. At dito po ay hindi po ako magsasawa na manawagan dito sa ating mga militare. Militare, mga kapulisan. Bagamat nung una akong nanawagan, alam ko suntok sa buwan. Pero ngayon nagkakaroon ng resulta yung pagdadaldal ko rito na kung saan ay medyo siguro kahit papaano ay may nakaabot dito sa mga militare na ito yung mga panawagan ko noon pa. Kaya nga hindi ko tinitigilan ito. Hanggang ngayon, inuulit ko lang po, mga militare at kapulisan, magpa na po tayo. Kumilos na po tayo. Lalo na po rito sa pinapanukala ng 20 kapulungan na ito, Congress at saka Senado. Itong resolution na ito na papayagan na ang mga foreigner na makabili ng lupa dito sa atin, wala na. Talagang hindi lang kawawa itong ating mga kababayang mahihirap. Talaga namang kawawang kawawa. Kung inyo pong imaginin nyo yung pong mga nahuhuling mga aso na dinadala dyan sa mga munisipyo. Yung mga maaasong mga gala, yan po ay ini-injection na lang nila yan ng para mamatay na lang po sila. Ini-injection nila yan isa-isa. Baka ganun po ang mangyari dito sa ating mga kababayang mahihirap. Dahil yan na po ang mangyayari dyan. Dahil sasabihin nila, sa gabal lang itong mga mahihirap nating kababayan dito. Yun ang sasabihin nila. Lalo na po, mas marami na ang nagmamayaring mga foreigner dito sa lupa natin. See? Grabe. Parang ayaw ko na rito sa akin. Parang ayaw ko na rito ng manirahan dahil baka mamaya nangangamoy yung aking nangangamoy yung makakagawa ako ng kasalanan. Buha ka ng inang ito, mga ito. Yan po ang totoo, mga babayan ko. Kaya ngayon pa lang po, sama-sama po nating ipalaganap ang video ito. Like and share nyo na po ang video ito. Yung pong hindi pa po nakasubscribe, pag-subscribe na po kayo. Dahil ang aabangan po ninyo dito, yung mag-a-announce po ako rito, nagirahin na natin yan. Bago pa lang mangyari, bago pa lang nila maipasayang batas na yan. Pero umaasa pa rin po ako rito na hindi sasang-ayunan yan ng mga maraming mga senador yan.
Alam ko, dyan sa Kongreso lahat yan, kasi nagkakampi-kampian yung nasa Kongreso na yan. Pero hindi naman po nila maipapasa yan kung hindi maipasa ng Senado. Kaya dyan na lang po ang pag-asa natin sa Senado na sana ay huwag nilang patulan itong pinanukala ni Robin Padilla na ito, na kung saan ay para nakikita na, para maliwanag niya, bilyonis na yung inoper ni Romualde sa kanya. See? Talagang dito, kung gusto nyo talagang yumaman, maging bilyonaryo, pasukin nyo ang politika. Yan ang totoo dyan. Kasi tingnan nyo, ngayon palang bibili ng bahay itong si Romualde, tatlo pa. Kaya yun ang sinasabi ko, diba, sa inyo. Itong mga politiko, mga panito, mga patay gutom ito. O, tingnan nyo. Nataranta dyan sa mga ganun kalaking mga kinukulimbat nila. Ayun, tatlong bahay ang binili. Bilang bahay, talagang mansyon. Grabe. Pindutin nyo na po ang like. Share at saka subscribe po pag hindi pa po ka nakapag-subscribe para manotify po kayo. Dahil dito po ay hindi po ako magsasawang magsalita rito. Madalas nyo pong ririnig sa akin. Kung makikita ko pa ang patuloy na paghihirap dito ng aking mga kababayang mahihirap, hindi po ako titigil sa pagdadaldal dito. Dahil sabi ko nga po sa inyo, ginawa ko po ang YouTube channel na ito para sa ganun ay may pagtanggol man lang itong ating mga mahihirap na kababayan na wala talagang kalaban-laban dito sa mga animal na mga kawatan na mga politikong ito. Yun po ang purpose ng channel ko kaya. Huwag niyo na pong ipagkait ang subscribe, like, and share para upang sa ganun ay maipabot po natin itong mga sinasabi ko sa ating mga kababayan. Wala akong pakialam kung dahil sa mga politikong yan ay magalit sila sa akin. Kung gusto nga nila, magpatayan na lang kami. O ulitin ko lang, kung gusto nyo, mga politikong mga kawatan, magpatayan na lang tayo kung gusto nyo. Ngayon, balikan na po natin itong sinasabi ni Maharlika. At nandiyan na po yan sa kanya. Ngayon lang po yan, yung Buljak TV ni Maharlika. Ito pong sinasabi ko na siya na po ang nagsabi na nabilang na po yung nabibilang na yung hininga nitong si Romualde at makikipagkita na ito sa kung saan man. At sabi ko nga, hindi po ako natutuwa doon sa mababalitaan ganon. Bagamat dahil sa sobrang galit ko noon, alam nyo naman po yan, hindi ko na kailangan ulit-ulitin dito. At katunayan, marami pa po tayong sobre dito at na-i-distribute lalo na ngayong parating na Pasko. Mamimigay po ako ng sobre para dito sa mga politikong mga kawatan na ito. So, para sa ganon ay makaamoy man lang ng Victoria's Secret itong mga animal na ito para sama-sama na silang mawala sa mundong ito. So, yun lamang po mga kaibigan, lalo na po din sa mga subscriber ko, mga bago lalo na. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik nitong munting channel ko. Munti kasi ayaw niyong palakihin eh. Kasi kung malaki lang sana na itong channel natin, mayroon na akong pwede ko ng araw-arawin na sugurin sa Kongreso at sa Senado itong mga politikong yan. Ayaw niyong palakihin itong channel ko eh. So hanggang daldal lang muna ako. Ngayon pag malaki na, harap-harapan, pwede ko nang sugurin dyan at pagsasampalin itong mga kawatan na mga politikong ito. Maraming salamat po at pakaingat po kayo. Thank you.